and without all contradiction, the less is blessed of the better. And here men that die, receive tithes, but there he received them, of whom it is witness that he liveth. And as I may so say, he there also who received the tithes, paid tithes in Abraham. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. For we of whom these things are spoken came into another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprung out of Judah, of which the tribe of Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek, there ariseth another priest, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifieth, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Sabay po, 18. For there is verily a disannulling of the commandment going before the weakness and unprofitableness thereof. Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Aralin namin medyo malalim po ito, but hindi rin mapaliwalag maayos. Panginoon, makita namin kung paano ang Panginoong Jesus ay siya po ay the priest, high priest, according to the order of Melchizedek na kakaiba po, Lord, sa mga kilala ng marami, Panginoon. At matakil namin ito, maintindihan po namin ito, Lord, na siya po yung di namamatay, ever present, Lord, sa amin. Kailangan namin siya, Panginoon, makakalapit kami, Panginoon. At katulad last week, Panginoon, siya ay tapat. Last time, Panginoon, siya po ay higit sa lahat, Panginoon, sa angels, at siya ay Diyos. So I pray na kayo po ay gagabay sa amin as we study this. And lalo namin makilala, Panginoong Jesus, Lord, sa aming buhay. Kung sino talaga siya, Lord, Panginoon. So, pray na kayo po yung mag-ingat, kayo po yung mag-gabay. Anda sa aming puso at isipan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good afternoon po ulit. So, buti nandito siya na, no? Medyo malalim tayo sana itong mga lesson na to. Ito yung maririnig ng, ano eh. Kaya, nakakaasaw talaga ako sa GCQ na yan. Minsan, nasa tao din eh. Diba? So, kaya, anyway. So, last, nakailang chapters na tayo sa Hebrews po. No? So, sino ulit ang bida sa Hebrews? Jesus. Jesus, okay? At hindi lang. So, talagang inaaral natin kung sino siya. So, kasi, normally, ito po yung di inaaral lang iba. Kasi, pag pinag-aralan mo talaga ito, mayiging baptist ka eh. Pag inaaral mo ito eh, wala akong alam na nag-aaral na iba nito. Na tama, ah. Iba, inaaral lang dito yung Hebrews 6, Hebrews 10, yung mga problem text. Nadaanan pala natin last week yun. So, pero pag iniisa-isa mo yan, kung ano yung sinuturo ng baptism, yun na yun. Kaya siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, siya ay high priest, sacrificial death. Siyempre, pag siya yung high priest natin, siya yung naglalapit sa atin sa Diyos, hindi na siya namamatay ulit. So, forever yung priesthood niya, siya na yung ating, habang tayo nabubuhay, siya yung ating amagitan sa Panginoon. And then, ano pa yung mga tao natin? Si higher than the angels, better than lahat na, no? Kings, and then priest. So, si itong Melchizedek, nabanggit po to hanggang chapter 8, no? So, nag-umpisa yan, chapter 4, 5. So, kaya balikan ulit natin, ano yung, basahin muna natin yung, ano, yung kaninang kinocode dito. Para lang maintindihan natin na ano siya sabi ni Paul? Ba, ano yung sinasabi ni Paul?
Ito po kasi, yung Psalms po ay kaya madalas itong i-quote sa New Testament kasi kinakanta ito, alam nito, awit kasi po ito. Eh, no? So kaya yung mga awit natin kinakanta, napaka-importante po niya. So sana, minamahal nyo natin yung awit natin kasi habang inaawit nyo yan, yung message ng awit ay nakukuha nyo rin, hindi nyo na makakalimutan. So, ibang church nga, meron silang yung Psalms kinakanta nila eh. So, pag nakakuha tayo ng nun, actually, nasa tinanggal kasi. Pero ngayon, na-upload na ulit nila. So, i-share ko sa inyo yun para gayahin na lang natin. Wala nang mga composer dito. May composer pa dito. Kasi, andun yung lyrics. Pero, syempre, yung arrangement, wala. No? So, maganda. Anyway. So, nasa na may sinabi dito. Ito po, no? Sabi po dyan, the Lord hath sworn, okay, pag sinabing swore ay sumumpa, mangyayari talaga yun. Ibig sabihin, totoo to. And he will not repent. Kaya sumumpa na at hindi talaga magbabago. Ano daw yung sinumpa niya at hindi magbabago? Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. So may tinutukoy siya dito at basahin na nga rin natin yung ano. Ito rin yung ating... sa Hebrews 8, di ba? Hebrews 1:8. Alala niyo pa yan? Sabi dyan, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Hindi pala Hebrews 8. So, sa Acts. Okay? Sa Acts 2. The Lord shall send the rod of... Ulitin natin ha. The Lord said unto my Lord. So, sino kinakausap ng Lord? Ha? Sino kinakausap ni Lord? Si Lord. Pero may pagkakaiba, di ba? Yung isa is all caps, yung isa ay hindi. No? So, sino kaya to? Magdududa ka, no? Sino kaya to? Pero kasi alam na natin kasi, sito yung Diyos Ama, Diyos Anak. Isa lang ang Lord. O paano nangyari yun? Kasi nga, Trinity. Hindi yan niya. Ang sabi ng Ama sa Anak, umupo ka, ito nga, kinoto sa Acts. So, ibig sabihin, si Jesus talaga to. Lay sit thou at my right hand until I make thy enemies thy footstool. So, darating kasi pa yung panahon, si Jesus ay mag-rule na dito. Sa ngayon, si Jesus ay hindi pa nag-rule ng physically sa earth. Okay? Kaya sinasabi dito, maghintay ka lang, parang ganun. The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion, rule thou in the midst of thine enemies. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness, from the womb of the morning, thou was the Jew of the youth. So, tinutukoy dito po si Jesus. Kaya sabi dito, the Lord that swore and will not repent, siya pa rin nagsalita, ang Diyos, Ama, yung kinakausap niyang thou, si Jesus. At sabi dyan, yung Diyos Anak, thou art the priest, ikaw ay sasaldote, forever. So, alam niyo na ba yung priest? Ano ko na rin, no? So, sino yung unang priest? Si Aaron yung unang high priest sa Levitical priesthood na tinatawag. Kasi nag-umpisa yan kay Moses, kinuman ng Diyos. Ang unang mga priest, si Aaron, tsaka yung mga anak niya. Tapos, na-continue na po yun, continue na. So, yung mga anak-anak nila, lahat yun, priest. Yun ang kanilang charge sa kanila ng Diyos. Lahat kayo, mga anak niyong lalaki, ay maglilingkod sa Diyos sa ganitong paraan. Okay? Pero, ano nangyayari sa mga priest? Siyempre, mga tao to, ito ay namamatay. Diba? So, kung priest ngayon, high priest ngayon, ano nari siya? Sino makilala niyong high priest sa Bible? Si Caiaphas. Diba? Ano mangyayari doon? Eleazar. Aaron nga. Then, si Eli, diba? Then, sino pa? So, nangyari, dahil namamatay sila, pinapalitan sila ng another person. Eh, sabi dito, kaya alam mo agad na iba to, kakaiba to kasi sabi dyan, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. So, pinasok yung pangalan Melchizedek na si Melchizedek ay na-touch lang yan sa Genesis. Isang beses lang yung kwento niya. Okay. Sino si Melchizedek? So, siya ay priest. Sabi doon, of Salem. And then, hindi natin alam kung saan siya nang galing. Kasi nga, ang bida sa kwento, syempre si Abraham. Tapos biglang
Si Abraham, na tinitingala natin, dahil siya yung pinagsimulan ng Diyos noong time na yun, di ba? Eh, may ano pa siyang inulayan? May sino yun? Kung nagumpisa ulit ang Panginoon kay Abraham, sino yung mas higit pa kay Abraham? Yung kaya, matataka ka dun eh. Kaya ngayon sa Psalms ay nire-reveal sa atin, ito pala ay si Jesus. Kasi walang ano eh, nabalga tayo dun ha. So, but is naalaman nyo din sa Psalms na kinukot ito sa ating text, Hebrews 7. And others sa Hebrews. Ito na. Medyo iba yung spelling, pero sabi dyan, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, yun din ang description sa kanya, no? Old Testament. So, sino yun? Nauna pa ka siya kay Moses, nauna pa siya kay Aaron. Eh, sabi dito, anong ginawa niya muna? Si Abraham, may returning to the slaughter of kings, blessed him, and to whom Abraham also gave the tenth part of all. So, ito, makapasok na rin yung idea ng tithes. Okay, pag-isapan natin yung tithes. Ano ibig sabihin ng tithes? Ano yung tithes? Narinig mo na ba yan, Pamela? Tithes? Okay, ano yun? Ikapo, no? So, pag sinabing tithes, ganito po yan. Yung mga panahon, especially ng game ni Moses, tinuruan po sila. Ito yung turo sa kanila. So, summarize ko na lang ulit, no? So, 12 tribes sila. So, binigyan lang po ng mga tahanan or ng territory sa 12 tribes. Actually, 13 nga yung pag sinama mo si Levi. So, yung 12 tribes, yung pinakalahi-lahi nila. Yung special tribe, yung Levi, hiniwalay. Wala siyang, hinatian siya ng property or ng lupain. Ba't ganun? Unfair? Hindi. Kaso may tinalaga sila ng Diyos na ito ang gagawin nyo lahat kayo, mga anak na Aaron. Okay? E paano yung mga Levites na hindi anak ni Aaron? Doon nga, magkakasama sila. Pero yung anak ni Aaron, mga priest, yung mga Levites ay naglilingkod pa rin sa temple, pero hindi sila priest. Okay? Taga-hugas, taga-laba, taga ano mga kailangan sa church. Parang kahapon, ang ginawa namin, taga-linis, taga-lagay ng tiles. Okay? Pero ang ginagawa ng priest, sila lang yung mag-aalay ng animal sacrifice. Special sa kanila yun. Okay? Okay, so ganito yun. Paano sila mabubuhay ngayon, yung mga Levites? Kasi lugi sila, di ba? Wala naman silang teritoryo. Pag may teritoryo ka, pwede kang magsaka. At marami kang pwedeng gawin sa teritoryo mo. So, pagkakitaan mo yun, di ba? Eh, paano itong mga Levites? Unfair, di ba? So, hindi. Kaya sinabi ng Diyos, so hindi kayo, hindi unfair yan. Ganito yan. Yung mga kapatid nyo, yung 12 na yan, sila yung mag-offer sa Diyos. Tinatawag na tithes, 10 parts. So, kunwari, kumita si Judah. Okay? Si Judah kumita ng parang na lang, 10,000 pesos. Yun na lang. Para madali lang, ha? Kumita siya this week ng 10,000 pesos. Yung 1,000 niya, hindi sa kanya yun. Yun ang tinuturo sa kanila. Yun ay ihiwalay niya at yun ay ibibigay niya sa Panginoon. Sa napupunta yung pera. Napupunta yun sa mga Levites. Okay? So, ihiwalay. Malaki ba yung maliit? Depende, di ba? Marami rin yung Levites eh. So, in a way, maliit yun. Pero sakto lang. Sakto yun eh. So, malaki rin yung pag nagsama-sama o nagbigay lahat. Okay? So, malulugi ka pa ba nun kung ikaw yung Levites? Hindi na dapat, di ba? Pero, kung alam niyo yung kwento sa Bible, may mga time na kaya yung mga Levites nagiging sakim din. Yung iba ay yung iba sa halip na sunugin, kinakain din nila. Sa palagay niyo, bakit? Tapos yung temple, napabayaan. Kung lahat sila magtatides, hindi mapapabayaan yun eh. Kasi sapat-sapat yun. Hindi lang sa pagkain ng Levites tsaka nung priest. Sapat-sapat yun sa temple. Lahat yan, pagpapaayos, maintenance, kuryente. Wala pa lang sila kuryente, no? Sige, oil. Ano mang ginagasto sa ano? Kailangan ano? Bibilin sila, di ba? Kailangan ko ng kahoy. Kaya yun. Pero sabi doon sa
Kalimutan ko to, yung Micah ba yun? Napabayaan po nila yung temple sa Malakay, ganun din. Kasi nga, hindi nagtatides yung mga tao na. Ba't ganun? Kasi, na, tao yan eh. Nag-iisip yan. Kung ako, hindi na ako masyadong nananampalataya sa Diyos, ba't ako magbibigay? Diba? So, ganun po yun. So, imagine nyo lang, kung yung pari, no? Eh, pari to, saserdote, pari ako ng pari. Eh, tayo na, ano kasi, saserdote yan, ha? Or priest. Patay, wala tayo kita. Ano yun? Ano, gatrabaho na tayo. So, si Paul, ganun ang ginawa niya. So, hindi siya manluloko ng tao magpapauso ng bagong aral sa Bible para umaman sila. Hindi, ganun. So, actually, kasalanan din nila yun eh. Actually, pag binasa mo yung Bible, lagi silang unang sinisisi. Jeremiah, sa Isaiah, sa Malakay. Sino unang sinisisi ng Diyos pag yung mga tao ay lumalayo sa Diyos? So, syempre, yung mga priest, yung mga teacher, mga scribes. Okay? Then, next yung king. Mauna muna yung mga priest. Kasi hindi nila tunuruan. Siguro, doon nag-umpisa yung compromise. So, ganun din sa atin actually sa ngayon. Pag nag-compromise na yung pasto, mag-compromise na yung iba. Kasi hindi na uturo eh. Parang hindi naman natin totoo yan eh. So, yung iba, kaya yung mga pari daw ngayon, yan, yung pari talaga. Ngayon yung nagkakakitaan daw niyan, kasal, libing, binyag. Kaya, hindi natin masisisi sila eh. Eh, sisi mo pa rin yun. Kasi, ang dami nila school eh. Diba? So, anyway, kaya, yun nga, may some things, no? By the way, hindi na sila kasama sa usapan natin kasi nga, sa umpisa pa lang, compromise na yung mga yan eh. So, pag-usapan lang natin ngayon, yung tunay. Okay? So, ganun din yung pastor ngayon. Paano mabuhay yung pastor? Ito ba? Tama yung, wala talaga eh. Diba? At saka, yung nakita ko sa Bible, sabi kasi, nung magpapastor ka, dapat may anak ka, more than one. May asawa ka dapat. Paano ka, pastor, wala kang trabaho, diba? Kaya ginagawa ng iba, sinisircumnavigate nila to, gumagawa sila ng ibang turuan. Ginagawa, yung mga pastor, bago pala magpastor, baka bago pala makaisip na magpastor, kaya sila, inaano sila na bata ka pa lang, pastor ka na. Kung pastor ka talaga, dito ka na. May gagawin ka sa Bible school. And then, agawin ka na scholar. Ang ganda nga sana ng ganun, kaso wala sa Bible yun. Sino problema? Di ba? So, pero ako, hindi ako totally against doon kasi nga, nakita ko rin yung ano nun, yung maganda doon. Marami pong mga ginamit ng Diyos na ganun. Kung natin, mahihirap talaga. Walang pinag-aaral. Gagawin, tutulungan ng church. Aaralin, bandang uli, pag pastor na, o di sanay na siya. So, okay din, in a way. Pero, mas naniniwala ako talagang pag nakita ko sa Bible, yun ang best. Okay? Ang Diyos naman kasi talagang minsan, sabi nga ni isang preacher, may plan B siya eh. Ibig sabihin, kung di mo nagawa yung perfect na perfect, pwede na yung plan B. Okay? Kasi hindi naman ang Diyos yung tipong wala ka ng pag-asa dahil anong ka lang. Nagkamali ka lang na hindi naman ganun kalaki. Okay? So, lahat ng tao nagkasala, eh, sabi sa Bible, dapat daw yung pastor ay, ano, blameless. Okay, wala naman ka pastor. Hindi ganun. May sabihin na may, ano yun, may threshold yun na pwede mong basta nakapasok ka dun, kaya binigay naman yung mga requirements sa pastor, di ba? Okay, so, dito pa lang pala, tatagal na tayo sa tides. No? So, paano mabuhay yung pasto ngayon? Hindi magko-contribute yung mga tao para yung pasto makapag-focus na dun sa gawain talaga ng Diyos. Yun ang perfect scenario. Perfect case scenario. Katulad no, wala pang trabaho yung ano, wala ka namang pilitin mag-tides. Nag-uumpisa pa lang. Salamat, mayroon tayong konting support sa Mother Church, sa BMP, sa mga kaibigan ni Pasto. So, pero hindi mabuhay si Pasto Ace nun. Okay. Kaya nagtatrabaho si Pastor Reyes. So, pero at least naiintindihan niyo po, di ba? So, ang Diyos ang nagplano ng perfect na perfect yan. Kaso sila yung nagkasala, mamaya pupuntahan natin yung Old Testament. Kaya nawala yung Old Testament dahil hindi sa pagkakamali ng Diyos, sa pagkakamali ng mga tao.
Okay, so anyway, balik tayo kay Melchizedek. Yung hindi pa tinuturo ni Moses yung tithes, eh bakit si Abraham nag-tithes na? Yun ang tanong. Kasi ang hindi mo pwede sabihin na yung tithes ay kay Moses lang. Marami nagsasabi nito, marami. Lalo yung mga iba, no? Hindi Baptist. Hindi raw biblical yung tithes. Sabihin nila, eh, dapat ano lang, kung kusang loob lang. Eh kasi yung tithes, kusang loob din yun eh. Hindi na, pinipilit ba sa inyo yan? Pero may number. May number, may percentage na. Sinasabi ko lang, ganito na lang. O, sabi ko, ah, ganito, lahat ng babae nakapalda. Yan ang tama, sabi ng salita ng Diyos. Okay, amen. Ibig sabihin ba na, kunwari, hindi ka nakapaglaban ng palda, huwag ka na mag-church. Yung bias, hindi rin eh, di ba? So, gagawin, tatanggapin ka pa rin. Eh, pastor, kala ko ba, intindihin mo, saan ba yung applicable, kung saan yung applicable. So, ganun din ngayon sa ties. Kunwari, talagang natukso ka, hindi ka nakapag-ties kasi, di ba, nangyayari yan. Lahat ng, ako, nung siyempre, nung nag-umpisa tayo, ganun eh. Hindi naman tayo mayaman, talagang, at mali din kasi, yung mga parents ko, hindi naman Baptist, di ba? So, hindi ka napaghandaan yun. So, natutukso ka talaga dun. But may bibigay dyan, may pangakailangan ka rin iba, di ba? So, pero ang turo kasi dun, kaya nga ihiwalay mo na, hindi mo natitingnan na sa'yo yun, sa Diyos na yun eh. So, ngayon, ang pagkakasyahin mo, 90% na sakto pa rin naman yung kung marunong kang mag-budget. Okay? Alalim tayo. So, yun. So, ngayon, eh, bakit si Abraham magta-tithes kay King of Salem na, again, wala pang Moses? So, yun yung sabi dito na, yun palang tithes ay matagal na. Okay? At ang idea ng tithing ay, ibig sabihin, ino-honor mo ang Diyos. Patulad nito, ang title niya, King of Salem, priest. Ang sabi, hindi lang siya King of Salem, ang siya, priest din siya. So, naintindihan ni Abraham yun dahil siya Diyos, no? Prophet din si Abraham. So, ngayon, nung kanyang, again, ang pagkakaiba naman ito, kaya pinopoint din ng iba is, hindi naman tight siya kasi isang beses lang yan eh. So, may point din, di ba? Kaso nga, si Melchizedek, hindi pa nga parang ano eh, naturo yun sa akin na Moses na consistent sila, may temple sila, mayroon silang preaching, mayroon silang service every week. Wala pang ganun eh, so wala pa rin ginagastosan. So still, pero kung sinasabi natin dito, yung idea ng tithing ay before Moses and therefore before the law and therefore hindi yun nasama sa inalis ng Panginoon. Okay? Okay, sana natindihan nyo yun. So ito yung sinasabi ko kanina, actually, without father, without mother, si Melchizedek, walang sinabi doon, without descent, hindi niya sinabing, sino ba ang tatay ni Melchizedek? Wala. Pero yung naging role niya sa Genesis, napakalaki. Made the beginning of days or end of life, di binanggit kung ano nangyari sa kanya, but made like unto the Son of God, abided a priest continually. So yun pala yun. Okay? Now consider how great this man was. So sinabi ko na ito eh. So nag-tithe si Abraham sa kanya. So untindi nitong si Melchizedek. So again, balik tayo sa tithes. Ano yung sabihin ng tithes? Bukod sa gusto mong mabuhay yung priest, yung mga priest, yung mga naglilingkod sa Diyos para mabuhay sila, magampanan nila yung ginagawa nila. Actually, andito yung idea na parang nagsasubmit ka sa kanila eh. Nakita nyo ba yun? Kasi isa sa mga problema din. Kaya I believe, ha, maraming church na naisira kasi pag nagkasira-sira yung leadership, syempre, ba't ako dyan? Hindi dapat meron na lang kami. Ganun nangyayari dyan eh. So, kaya sila-sila na lang at minsan nagiging all about the money. Bakit? Kasi nga, parang pag nagbibigay ka dyan, medyo nagsasubmit ka dyan. Yun ang sinasabi dito. Greater yung nag-bless. Actually, bless ni Melchizedek si Abraham yung time na yun. Hindi ko na mabasahin lahat, ha. Nasabi ko na lang. Pero mababasa niyo ako, nagbabasa ako ng Bible. So, blinest ni Melchizedek si Abraham, pero blinest ni Abraham si Melchizedek ng pera. Or ng spoil. So, si Melchizedek, parang ina na lang siya, blinest. Ibig sabihin, pinakita yung approval sa kanya. Ganun po yun. So, ganun sa church. Sino bang ganun? Diba? So, nung time ni Moses, ganun din. So, sino yung inaasahan nila na maglalapit sa kanila sa Diyos? O, syempre, yung mga priest. So, medyo may... Sabihin natin medyo mataas yung
May pagkaya may paggalang sila doon. Okay? Mataas yung charge doon sa mga priest ng time nila. So, ganun din sa panahon natin ngayon. Hindi umaalis yun. Okay? So, kaya tayo, naniniwala tayo dapat church-centric. Ito, iba naman. Iba, ginagkakaroon ng iniiba nila yung, unan, mapera ka talaga. Wala kang magawa sa pera mo. So, naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka baptist, for example. Saan mo ilalagay yung pera mo? So, ginagawa ng iba, gumagawa sila ng mga para-church ministry na tinatawag. So, para siguro, maano yung loob nila na, eh, wala akong ginagawa sa Diyos sa pera ko. So, ang gagawin nila, gagawa sila ng, save the whales! Itong institution na to ay ililigtas yung mga whales para hindi sila maubos. O, sige, kailangan namin pera. Diyan nila, lalagay yung pera nila. O, kaya iba naman, ano pa, yung sige, malapit sa church. Kunwari, mga orphanages. Tama ba yung orphanages? Hindi naman sana masama, di ba? Kasi tutulungan yung mga, pero pag hindi yan church-centric na tinatawag, yung sabihin, walang supervision ng church, paano yun? Mahirap din, di ba? Kaya kahit yung mga kwento pa, kahit mag-ano kayo ng mga kwento, dami daw, salip na mapabuti sa orphanages, napapasama. Kasi nga, mga bading yung mga pare, hindi lahat ha. Pero, oh. So, ano mangyayari sa'yo doon kung iiwanan kayo doon? Wala kang magulang, iiwanan ka doon, tapos may utang na loob ka sa pare, sa madre. Ano mangyayari sa'yo? Batay ka na. Okay? So, kaya tayo, ang ginagawa natin dito, may mga gusto ng pampon nga dito. Eh, diba? Sabi ko, hindi ganyan. Okay? Hanggang may magulang ka, may kamag-anak ka, diyan ka, punta ka dito for spiritual guidance. Okay? At minsan-minsan, iba, tinutulungan din. Okay? Kahit may pera, hindi kita amponin dito. Dito ka na. Kahit meron akong pera, hindi kita amponin. Kasi magkakaloko-loko tayo, men. Napalalim tayo. Anyway, so yun po, nabanggit ko na yan. Si Abraham, na mismong patriarch, ay nag-tithes kay Melchizedek. So, anong ibig sabihin nun? Maraming ibig sabihin yun. Kaya sabi dito, ito yung sinasabi ko kanina, and without all contradiction, the less is blessed by the better. Yung sinasabi ko kanina. So, si Melchizedek, blessed niya si Abraham. So, sinong greater? Kanino ka nagpapabless? Ang sinong addict dyan? Hindi, di ba? Kanino ka nagpapabless? Madalas. So, alam mo makakapaglapit sa'yo sa Diyos, di ba? So, yung sabihin, talagang matindi to si Melchizedek. Ngayon, sabi dito, in here men that die receive tithes, but there he received them of whom it is witness that he liveth. Ibig sabihin, even pala si Levi, si na Aaron, nagpay ng tithes, kahit si Moses nagpay ng tithes kay Melchizedek. Bakit? Kasi lahat sila anak ni Abraham eh. Naintindihan niyo ba yun? So, kaya, ang ginagawa natin dito, mga kapatid ha, tinitignan natin gano'ng kataas si Jesus. Hindi mo siya pwedeng ihalin tulad lang sa, ano, meron silang Muslim, meron silang Imam. O sige, maglingkod kayo kay Jesus, kami kay Muhammad. Hindi comparable yun. Yun yung mga isang mga gusto nating maging malinaw dito. Ayan, so, yan yung sabi ko kanina. So, ito yung gusto kong sabihin ngayon. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, ano ulit yung Levitical priesthood? Yung nakita nyo sa Levites, di ba? Sa Leviticus, di ba? Levites. Kung perfect daw yun, obviously, hindi yung perfect yun. Okay? For under it, the people received the law. What further need was there that another priest should rise in the order of Melchizedek and be not be called after the order of Aaron? So again, sinabi ko na rin kanina, itong bagay nito actually nare-reveal sa Book of Hebrews, medyo kakaiba to sa marami. Especially sa time nila, sa time natin. Kasi pag alam mo lang priesthood yung nag-umpisa naman yung priesthood kay Moses, tapos kay Aaron. Kung yun lang alam mo, hindi mo maintindihan to. Pero ngayon, kaya bumabalik tayo sa Genesis, thousands of years before Moses, may tithes na, may high priest na. Ibig sabihin, ganun si Jesus. Hindi siya naging priest dahil sinabi lang ng usino Moses. Hindi. Before Moses, siya yun na. At hindi siya nagbabago. Bakit? Hindi siya namamatay eh. Okay? For the priesthood being changed, ba't siya pinapalitan yung mga pare kasi namamatay? Ngayon, kaya yung sinasabi ngayon ni Hebrews, sa Book of Hebrews, ang priesthood ngayon, intindihan nyo ito ha, tayo mga Kristiyano, hindi katulad ng mga Hudyo.
Bakit? Kasi nga, yung mga Hudyo, yung mga sumusunod sa Levitical priesthood, yun ang pinaka-leaders, leadership nila eh. Yung dumating, nagpakilala ngayon si Jesus, ang order ng priesthood niya kay Melchizedek na before pa kay Moses. So, nagsabihin nun, parang pinalitan yung priesthood na sinasabi. Okay? Bukod sa sinasabi kanina namamatay, ibang klase yung priesthood ni Jesus kay Aaron. Yan sinasabi dito. So ngayon, kung binago na yun, bakit binago? Ibig sabihin, basta hindi perfect yung kay Mo, hindi talaga. Hindi perfect yun, kasi sinasaklip pa sila, mga hayop eh. So tayo mga Kristiyano ngayon, hindi tayo sunod-sunod sa mga Hudyo. Ganyan yung mga nagiging attitude, tandaan nyo to. Ganyan yung nagiging attitude ng mga naluloko ng mga Hudyo. So again, alam, kaya inaatal natin yun sa Acts, ang kalaban, mga Hudyo. Bakit? Kasi bukod sa pinatay nila si Jesus, yung kanilang religion na maganda sana, humiwalay na sila dun eh. Nag-establish sila ng sarili nila. Okay? At therefore, hindi tayo underdog dapat. Hindi tayo... Hindi ko maintindihan yung Daniel. Magdala nga dito ng rabbi. Alam niyo rabbi? Ayun yung mga leader ng mga Hudyo. Hindi tayo magdadala ng rabbi dito. Amen? At hindi rin natin babasahin yung literature nila. At sabi, ito yung tama kasi ito yung sinabi ng mga rabbi. Hindi tayo ganun. Actually, mag-iingat ka dun. Actually, talagang lalayo tayo dun dapat kasi galit sila kay Jesus. Ano tuturo nila sa atin? Okay, hindi pang-Kristiyano. So, hindi tayo dapat underdog sa mga ganyan. Hindi tayo dapat, mas mataas sila kasi Hudyo sila eh. Pero maraming mga Kristiyano ngayon, maniwala kayo, kahit mga Baptist. Kaya naniniwala sa primitive rapture, naniniwala sa Zionist, naniniwala sila. Sige, hindi nyo pa alam siguro yun, pero siguro may mga naging friend kayo sa Facebook. Yung nagkakaroon ng gera doon, di ba? Ano nalagay nila? I stand with Israel! Babaguhin yung profile picture. Tapos mayroong may frame, yan. I stand with Israel! Political ano yun? Ang tawag dyan, virtue signaling. Kaya kinukunta ko yung kasi yung mga yun na bubulag eh nagsasabi pa mga Baptist sila paano yun so yung sinasabi sa atin dito baliktad na yung pinapractice nila so again yung iba dyan kapatid natin iba dyan okay naman kaso naloloko so kaya kailangan ngayon inaaral natin hindi tayo pro Israel naitindihan nyo yun against Israel ka ba depende kung anong sabihin mo. Ibig sabihin, ang ayaw natin sa kanila, yung ganito nga ginagawa na binababoy nila yung doktrina natin. Yan ang against na against tayo. Pero yung mga tao nila, kung gagalangin din nila si Jesus, okay yan. Pero again, sabi ko nga nung wala pa tayo yung ano, no? Yung next nating seminar is yung Judaism seminar, ha? Doon natin naaralin lahat yan. So, pwede pa silang maligtas, pero malabo ng maramihan. Malabo yun. Okay. Yan, so patuloy ng inaano, bakit kakaibang priesthood doon? Kasi nga, yung priesthood nila kay Levi, then kay Aaron, si Jesus, saan galing? Sa 12 tribes. Judah, di ba? Alala nyo sa Matthew 1 hanggang ano? Matthew chapter 1, tsaka sa Luke chapter 3 ba? 2? 3. So, three nation lineage ni Jesus, siya ay anak ni Judah. May priesthood ba kay Judah? Wala. Nagtatight siya kay Aaron, kay Levi. So kaya sinasabi dito, ibang klase yung priesthood ni Jesus. Na kinuha talaga yan, hindi kay Moses, hindi kay Aaron, hindi kay Levi, kay Melchizedek. So sana naintindihan niya. Yan. Nasabi ko ito kanina, ibig sabihin, sa hindi namamatay si Melchizedek, ganun din si Jesus. Ito yung gusto kong tititle natin ngayon eh. Who is me? Tinutukoy si Jesus. Not after the law of a carnal commandment. Ano yung law at ano yung commandment? Yung tinutukoy ditong commandment, yung kinumad nga kay Moses. Na ganito ha, ganito. Isiseparate ko yung anak ni Levi and yung anak ni Aaron, isiseparate ko yan. Kaya ngayon, boom! Overnight, naging priest yung iba. Di ba? Basta kasi anak ako ni ano, priest na ako ngayon ha. So si Jesus hindi siya ganun.
Kasi sabi dito, carnal commandment. So I believe may gustong ituro sa kanila. May preaching na akong ganun, di ba? Yung mga ano ni Moses. Kung naniwala lang sila kay Jesus nung time ni Moses, hindi na mangyayari lahat yun eh. Pero ang tigas ng ulo nila, kaya binigyan sila ng mga ganyan. Yung mga commandment, yung mga temple, yung mga sunod-sunod, yung mga priest, yung mga feast. Kaya binigay sa kanila kasi hindi sila sumunod. So, ang nangyari ngayon, binigyan sila niya yung commandment at hindi naman masama. Pero, ibig sabihin ko lang dito is, hindi rin siya perfect. Definitely siya perfect kasi ito yung dapat nilang gawin. Hindi nila nagawa. Dito ngayon sila. Okay? Parang yung i-relate din natin sa hari, di ba? So, nagkaroon ng mga hari sa Israel. Gusto ba ng Diyos na may hari-hari silang tao? Hindi gusto ng Diyos yun. Malinaw yung alam niyo yung kwento kay Samuel. Gusto niya mga judges na lang, mga lingkod ng Diyos ang magli-lead sa kanila. At gusto nilang gayahin yung mga hari-hari sa ibang kingdom. So, ginaya nila. At hinayaan sila ng Diyos. So, hindi perfect will yun. Yun ay hinayaan lang. Ibig sabihin, permissive will. Yan tawag nila sa dyan eh. Ibig sabihin, sige, kunwari, si Stephen. Gusto ko kay Stephen maging doktor. Kunwari lang ha. So, ako, hindi ko sila binibigyan ng ganun. Pero, kunwari lang. Kunwari, ako yung tipong tatay na ako dapat mo sunod. O, Stephen, gusto ko, kahit anong mangyari, doktor ka ha. Ayaw ni Stephen. Gusto niya conductor. Kaya kunwari, gusto nurse. O kaya iba na lang. Ano magusto mo na ngayon? Gusto niya, ano na, programmer na. O sige na. Pag sinabi ko sa kanya, o sige na nga, anong sabihin nun? Hindi yun ang gusto ko sa kanya, pero inaalaw ko na siya na nun. Kasi ayaw niya eh. So alam ko, mas mapabuti siya dito. Pero ayaw niya, hindi niya kaya. O di sige. Okay na rin. Pero hindi ko yun ang gustong gusto ko. Hindi na niya. So, ganun sa Bible, paulit-ulit yung ganung prinsipyo na hinahayaan sila ng Diyos sa gusto nila. Katulad ng divorce. Anong gusto ng Diyos? Mag-asawa, walang divorce. Ayun lang, ha? Yung utos niya. Pag naghiwalay kayo, papatayin ba kayo ng Diyos? Pero hindi kayo pagpapalain. Katulad ng talagang nag-stay. Yan ang tatandaan nyo. Kasi baka may makita kayo mga artista, pinagpala ng Diyos. Hindi pinagpapala ng Diyos yun. Hindi mo alam yung pagpapala ng Diyos kung yun ang paniniwala mo. Anyway, so hindi ka kapatay ng Diyos, sige, maghiwalay kayo, pero sa nag-asawa ng iba, andun pa ba yung blessing ng Diyos na pwede niyang ibigay at gusto niyang ibigay dun sa talagang nagsumunod sa kanya? Siyempre, hindi. So, ganun po yung nangyari dito. Tinatawag ng Bible ngayon na karnal. Karnal yun eh. So, ano yung kabaliktaran nun? Okay? But after the power of an endless life. Okay? Katulad niyan. So ngayon, ang perfect na priest ngayon talaga at kahit dati pa, si Jesus. Dapat yun ang pinag-usapan nila eh. Hindi ko alam, ba't hindi nila pag-usapan yun? Diba? Kasi may Genesis din naman sila eh. Pinagbabasa sila ngayon. Ah, ito pala yung mga pare natin. Ah, yung pala yung unang pare kasi sinabi ng Diyos, magkaroon ng pare at lahat sila naging pare tuloy. Saserdote. Alam nyo na ibig sasabihin. Priest, okay? Eh, kaso may nabasa ako dito. King of Salem, priest. Di ba na sila nagtanong? Di ba? So, naghihint na sa kanila na meron pang higit dito sa mga priest na to. At therefore, di sila dapat magyabang. Hindi sila dapat yung sila lang yung tagapaglapit ng Diyos sa tao. Okay? So, gusto ko sabihin, si Jesus talaga yung priest natin. Hindi na sa panahon natin, even sa kanila. Pero again, hindi nila na-gets yun. Power of an endless life. Mga pangyarihan ka ba pag hindi ka namamatay? Eh nga, gusto natin magkaroon lahat, di ba? Talagang makapangyarihan ka. Yung ibang makapangyarihan, kwento ko na sa inyo, di ba, yung mga hati na ginagawa nila, yung mga pharaoh. Para maging immortal sila, maalala ako na ganito ang nagawa ko. Gagawin nila yung mukha nila, iukit nila kung saan bato. Hindi sapat yung isang bato, isa pa. Ang liit naman yan. O sige, gawa tayong malaki. Ganun sila. Gusto nila maging immortal. Pero hindi sila immortal. Amen? So, anong diferensya nun? Napakalaki. Kung ikaw ay mabubuhay ng pangabang buhay, eh napaka makapangyarihan mo. So, ganun ang Panginoong Jesus. Sa atin ngayon. Pero later, tayo din ay mabubuhay magpakailanman. So, napaka pwedeng gawin itong preaching. Masa nadaanan lang natin. Pero yun ang sana gusto nang ma-realize natin dito.
malakas ang kapangyarihan mo pag ikaw ay hindi namamatay. And kaya salamat sa Panginoon, tayo din ay hindi mamatay at sa langit tayo. Hindi tayo sa impyerno. Ang kapangyarihan niya. For he testified, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Sabi natin kanina yan. For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof. So, pag sinabi weakness, kahinaan, unprofitableness, hindi ka pakipakinabang. Ang sabi sa umpisa, disannulling. So, anong sabihin nun? Yung mga dating batas na ang priest dapat, yung mga son of Levi, dapat sila lang. Wala na yun. Dinisannul na yun. Sabihin, binaliwala na ng Diyos yun. Okay, kaya again, baka may kayo dyan. Hindi, mas maganda sa Catholic kasi may priest sila eh. Ay kayo, may priest ba kayo? Payabangan na lang, inaral mo yung Bible, hindi ka ma-impress doon. Matatawa ka doon. Eh, ba't may priest pa kayo? Si Jesus na nga ang priest, tsaka yung mga mananampalataya. Eh, ba't may mga ganyan-ganyan pa kayo? So, yun. Unprofitable, walang kwenta. Weakness, ibig sabihin, wala nang magawa yun. May magawa ba yan? Eh, syempre, maganda, may priest. Kasi yung wiwisik sa amin. Walang ano yun. Kung ligtas ka na eh, ano ba? Diba? Ngayon, yung blessing, iba pa yung rewards. Pero hindi mo kailangan ng ganun na lagi ka may nakikita ang priest. Eh, ikaw na nga sabi sa Bible, ikaw na rin yung priest kung ligtas ka. Kung soul winner ka. Kung di ka pa natuto, di mag-aral ka. Okay? Wala na yun. Weakness, wala ang kwenta yun. For the law made nothing perfect, but the bringing of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. So, yun ang sinasabi natin. So, yung mga tao ngayon, paano naliligtas? Dahil ba sa mga pare, sa mga priest na hindi naman totoo? Siyempre, hindi. Sila yung naliligtas ay para dahil doon sa mga priest na totoo, yung mga soul winner, mga ligtas. And as much as not without an oath, he was made priest. So, yung mga, naalala nyo pa yung ating lesson dito, pati sa quiz natin, di ba? Ang ginagawa sa may ceremonies yung bago sila maging priest, di ba? So, ginagaya rin ng Catholic yan eh. So, meron silang ceremonya. Pero ang tindi nung pagiging priest ni Jesus, sino yung sumumpa? Na siya ay priest. Nabanggit ko na kanina, di ba? Sino yung sumumpa? Na siya ay priest. Ang Panginoon, yung Diyos Ama. So, hindi yun basta-basta lang. Yung pag-priesthood ni Jesus talagang the best, okay? So, inuulit-ulit lang po dito eh. Nabanggit natin kanina. So, sumumpa sila. Pero pag ang Diyos ang sumumpa na, ay talagang siyang tamang priest. Amen? So, again, so, wala na tayong priest ngayon na mga tao na nag-seremonya, nag-aalay sa Diyos. Ang priest ngayon, yung mga mananampalataya. Amen? Ito, gusto ko na yung bigyan ito ng emphasis, yung nabanggit ko nina yun, kaya hindi tayo na sa mga Diyos. Sabi dito, by so much was Jesus made a surety of a better testament. Ano yung sabihin ng better? So, ilang ba ang testament? Pag sinabing testament po, covenant yan. So, sa Bible natin, walang dispensation dito, ha? Dalawa lang. Tingnan nyo yung Bible nyo. Ano yung dispensation? Dalawa lang, di ba? Old Testament and New Testament. Yun na yung kailangan mo. Pero yung Old Testament daw, bakit old? Gaano ba ka-old ang old? Paano masabing matanda ang isa bagay? Kasi may bago, lumipas na, di ba? Hindi lang sa edad. Kasi yung edad, sabi nga nila, yung kalabaw daw tumatanda. Di ba? Tsaka yung New Testament ngayon, 2,000 years na rin to eh. Eh, tanda na rin nun. Bakit New Testament? Kasi nga, applicable pa rin ang New Testament sa panahon natin ngayon. Pero Old Testament, bakit ginawa siyang old? Kasi lumipas na. Siya yung dating covenant na hindi nila fulfill. Marami tayo natutunan sa Old Testament. At ina-apply pa rin natin ngayon kasi hindi naman binago ng Diyos. Pero yung mga pinalitan na ng Diyos, yung priesthood, yung offering, ano ba? Yung mga pagkain, yung mga holiday, ordinances na carnal din, maghugas-hugas, maganda yung maghugas, lalong pandemic, hugas kayo ng kamay. Pero hindi na yun, wala nang silbi yun sa ating spiritual life. Kaya sinabi,
ang better testament, kung sakaling may gano'n sa inyo ng kinukumpara, yung mas maganda dati, meron silang ano. Ngayon napansin ko yung mga kulto, madalas ay hindi, bumabalik sila sa Old Testament, yung Catholic. Sino pa? Jehovah's Witness. Iglesia ni Manalo. Ganun din yun, di ba? Dating daan. Lahat yun, actually. Meron ba? Sino ba? Adventist. Siyempre, Seventh-day Adventist. Sino pa? Yahuwah, Yeshua crowd. Sino pa? Ha? Mormons. Meron din silang mga prophet. Ang tawag nila sa ano nila, di ba? Sino ba? Yung mga Pentecostal. Ano? Yung mga ano, ano mga gusto nilang ano? Mga? Ah, ganun. Ah, o nga, no? Sa music nila. Gusto nila drums. Gusto nila... Galing, ha? Hindi ka lang isip yun, ha? Ano pa? So, yun lang napansin ko. Kasi nga, I believe, yung mga Hudyo, kumikilos pa rin yan, eh. Para lang manutralize yung mga Baptist na totoo. At even yung Baptist, talagang, ang ginagawa nila sa Baptist minsan, gusto na lang nilang gawing patulad nila. So, kaya tandaan niya, ang Better Testament as ang New Testament at wala nang ibang testament na inapplicable ngayon kung hindi ang New Testament. Okay? Wala nang Lazada, ano yan? So, they truly were many priests. So, dati maraming priests because they were not suffered to continue by the reason of death. Yun nga sinasabi natin kanina, namatay sila, magbabago na naman. Kumpara kay Jesus, because he continued it ever, had an unchangeable priesthood. Now, pag may introduce sa inyo, ah, may bago na naman ngayon. Dati si Old Testament, tapos New Testament, ah, may bago na naman. Yung may mga nagtuturo ngayon, mga Chinese naman, maniwala ba kayo may mga Chinese na nagpapauso ng sarili ng kulto? Mayroon din Korean. Ang bira, lahat na lang eh, no? Sino pa kaya? Filipino. Diba? God the Mother. God the Mother. Ano na yun? Yeah, Korean yun. Yung Chinese, mahala. Natatawa ko sa Chinese eh. Alimutan yung pangalan. Parang Eastern Lights. Ganyan. Hindi nyo pa narinig yun. Pero punong-puno na yung Facebook nyo. Baka nag-i-amen pa kayo dun. Yung gaganda ng mga picture nila doon. Si Jesus long hair. Kala nyo, okay yun. Ingat kayo doon. Kaya wala nang ibang darating pang Christianity. Wala nang ibang covenant. Amen? Wala nang ibang testament. Kasi ito na yung unchangeable priesthood. Hindi na magbabago yan. Huwag silang papauso. Okay? Ito maganda sa Bible eh. Sinasabi niya talaga. Nung Old Testament, medyo nag-hint yan sa New Testament. Pero yung New Testament, wala nang sinabing baka darating pa yung ano Mormonism. Wala na sinabing ganun. Okay? Kaya wala ka nang kailangan Bible na panibago. Amen? Wala nang kailangan pang bagong style ng churches. Wala na. Okay, so tapusin. Matapos ba natin to? Tapusin na natin. So yan, hindi siya namatay. So hindi na kailangan palitan pa. Ngunit sinabi ni Jesus, yun na yun. Wherefore is able to save them that to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for Him. Them. Okay, so, si Jesus hindi namamatay, kahit ilang generation na ng Baptist, ng Christian, si Jesus pa rin ang tinatawag natin. At kaya niya tayo ilapit sa Diyos. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. So, binabalik yung mga naunang ano, sa Hebrews chapter, na yung kanyang kabanalan, siya ay separate from sinners. Okay, pinapaalala lang sa atin dito na kaya niyang fulfill lahat yung kasi perfect si Jesus eh. At sabi dito, hindi niya na kailangan ulit mag-sacrifice ulit. Mag-sacrifice ulit, o, patayin natin yung tupa. Yung tupa ulit, o, patayin. Para patawad tayo ng Diyos. Hindi na. Kasi na namatay na si Jesus sa cross at tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan, ano na, kailangan niya pa bang mamatay ulit? Hindi na. So, ang ganda, di ba? Bukod sa nakakaawa yung hayo pag pinapatay mo, nakakadiri din.
Saka hindi na pala kailangan. For the law make it men high priests which have infirmity, but the word of the oath which was since the law make it the Son who is consecrated evermore. So anong sabihin nun? Yun nga, yung mga dating high priest, tayo nagkakasala din. So kaya every year mag-offer din sila. Pero si Jesus, hindi siya nagkasala, buhay siya, magpakailan pa man, siya na yung perfect na high priest natin. Okay? Infirmity, kahinaan. Kahinaan. Ganyan yung mga priest eh. Okay, so sige, may tanong mo ba? So, natapos natin yung chapter. Pero yun ang pinakabuod po niyan. Jesus yung pinaka high priest na magkita na before yan. Pero dito, medyo nag-dwell tayo sa pera. Alam mo na, importanting matter yun eh, sa church. So, paano yan? Hindi ka naman si Jesus eh. Yun nga. Kaya alamin mo, yung pastor mo, si Jesus ang pinaglilingkuran. Paano di sayang yung tithes mo? Magandang ano din yan, magandang issue yan. Kasi iba, ganito. Eh, dito na ako sa church na to. Yung lumipat sa iba. Pastor, mukhang tama ka, kaso dito na ako lumaki. Paano yan, pastor? Tsaka hahanapin yung ano, gusto mo lang kami maging member dyan kasi sa pera eh. Una sa lahat, di ko yung gusto, kaya nga nagatabaho eh. Pangalawa, ano pa? Gusto mo, mag-tights ka dyan. Pero dito ka umatin. Eh, di ba yun? Eventually, hindi ka natin dyan. Hindi ka na magbibigay dyan. Kasi nga, sayang yung naibigay mo dyan. Ba't ka maibigay mo dyan? Anong tinuturo nila? Ginagawa ba nila yung kalooban ng Diyos? Medyo. Doon ka na sa tama-tama, di ba? Masana naintindihan nyo yun. Kaya tinakil ko rin yun kasi nadaanan na natin eh. Pero importanteng topic yan. Okay, and then yung nga, hindi siya namamatay. So, natapon na natin yan. So, salamat sa Panginoon. So, nakikilala natin ang gusto si Jesus habang lumatagal, di ba? Hindi yung ano lang. Kaya yung mga pare, nagpapauso yun ng mga si Papa Jesus, ay kailangan kay Mary ka muna, kay Mary ka, para si Mary ang lalapit kay Jesus. Hindi mo iisipin yun kung nabasa mo itong mga bagay na ito. Amen? Ngayon muna, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Hebrews 7. Sa napakalinaw, Panginoon, na kayo pala ay may bago na kami, Panginoon. New Testament na kami ngayon, Panginoon. Ang aming High Priest ay si Jesus Christ. Siya pinamatay para sa amin, Panginoon. Siya po yung aming tagapaglapit sa inyo, Panginoon. Hindi siya miminti. Siya po walang kasalanan. Lahat na sinabi niya, Lord, sa inyong salita, Panginoon, dito, pag binabasa namin, walang sablay yun. Kaya magtiwala sa kanyang lubos, Panginoon, walang pagdududa. Dahil dadalin niya kami sa tama na ang kararat na namin dapat. Dahil siya nga po ang tagapaglapit namin siya. So we pray, naintindihan po namin ito, Lord. Habang nagpapatuloy kami sa Hebrews, ganun din po, Lord, kami po pagpalain niyo, Panginoon. For the rest of the day, salamat po, Lord, and sa mga upcoming activities, Panginoon, mga bata, and then sa aming anniversary, ordination, I pray na magpalain mo bawat isa, Lord, di kami mahadlangan itong pandemic na to, Lord, at mga panluloko, Lord, ng mga kusino, Panginoon. So, I pray na gabayin yung bawat isa, Panginoon, mga bata, Lord, especially.